Good morning, guys. So yun na, no? So as you can see sa likod ko, nakabaklas pa rin yung NMAX natin. Ayan, no? At kung napapansin nyo, wala yung gas tank. Aha. Ito yung gas tank. Ayan, tinanggal ko na. Wala na rin gasolina to, no? Talagang sinagad ko yung gasolina niya. Inubos ko siya para ano, para hindi tayo mahirapan pagpalit ng fuel filter. Oo, tama. So ngayon, magpapalit tayo ng fuel filter, which is this one. Okay? So, hindi ko na pinakita kung paano tanggalin ito. Basta, make sure lang na kung gagawin nyo ito, eh, unang-una, wala nang laman tong gas tank yung gasolina. Pangalawa, make sure lang na pag tinanggal nyo, kasi itong mga ito, very important itong mga itong socket na ito. So, kailangan iingatan nyo na huwag maputol, huwag mabungi, at saka yung mga wires nyan, eh, huwag masira. Okay? So, sige, simulan natin kung paano magpalit ng fuel filter. Let's go! Okay guys, so ito yung nabili natin fuel filter. So, papalitan natin ito. Okay? So, meron tayong, I think, 8mm na Allen wrench. So, yan. Kailangan natin yan. Yan. Kailangan tanggalin muna natin itong mga Allen wrench ito. Alright? So, tanggalin muna natin. Make sure lang na wala na kayong gasolina, ha? Itong akin, may laman pa naman to, pero konting-konti na lang. Pero, ano lang, as in, pwede mo nang tanggalan. Iingatan nyo na matamaan itong mga ito, ha, lalo na ito. Baka maputol, no? Iingatan nyo lang yan. Ako, naging ugali ko na parating may lalagyan, eh. Parating may lalagyan para hindi magkando wala. Tatandaan nyo rin siguro, kaya importante rin siguro na tandaan nyo yung posisyon, ha? Posisyon ng inyong itong pump na ito. Yan. Okay. Dandahan ang pagbunot. Yan. Okay. Oops. Nako. Napakadumi na nung ano natin. Oh, ang itim-itim na. Grabe. As in, ang itim na. Oh. Kita nyo yan. Grabe. Oh. Ang itim-itim na. Oh. Kumpara dito sa bago. Teka, buksa ko itong bago. Grabe. Ang itim na. Wow. Sobrang dumi na. Dali. Ayusin natin. Ang pagtanggal nito, meron lang siyang clip dito. Yan. Saka nyo bubunutin. So, natanggal na natin siya, no? So, napakadali lang nito. No, ay, although sa akin, may parehin din tayo nahirapan. So, ta luma naman na to. Pinutol ko na tong ano niya. No? Basta wag nyo lang puputulin ito. Yan. Para hindi kayo mahirapan tanggalin to, hindi nyo na kailangan mamwersa, eh putulin nyo na lang tong ano nya, itong pinaka bracket nya, no, ito dito yan, no? Madali lang sya, madali lang sya intindihin. Tapos ang pagbalik nyan, ganyan lang din, no? Susuot mo lang din sa kanya ganyan, maririnig mo naman yan, eh. Medyo may kasikipin lang yan. Kabitin natin. Medyo kailangan mo lang pwersahin yan, no? Ayan, basta pumasok na yung lock nya. Ayan. Pag pumasok na yung lock nya, magkabila yan. Okay na yan. And we're good to go. Alright. So, yun. Linisin na rin natin ito siguro. Okay. So, ingatan nyo lang kasi plastic component lang ito. So, ingatan nyo lang yung mga plastic na huwag maputol. Okay. Ito ang kanyang floater. And we're good to go. Bago na natin fuel filter. So ibabalik na lang din natin. So kung anong posisyon niya nung inalis niyo, ganun din dapat ang posisyon niya pag binalik niyo. All right. So sige, babalik natin 'to. Babalik niyo lang din yung goma. Nakita niyo yung goma, merong ito, parang ano, meron ding gatlayan diyan. Ayan, oh. Okay, so ibabalik niyo na maigi, ha.
Kasi pag hindi nyo na ibalik ng maigi tong goma, wala na, ano na yan, magkakaroon ka na ng tagas. So make sure na nakalapat na maigi yan. Okay? Bago nyo ibalik. Ayan. So kailangan nakalapat na maigi yung goma nyo, ha? Dahil kung hindi nakalapat na maigi yan, may tatagas ang gasolina sa inyo. Okay? So sige, balik na natin. Remember ha, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo siya ibabalik. Then, makikita nyo naman ito, may gatla, meron niyang parang bukol dito, ayan, dun yung tatapat yan. Ayan. Okay? Tapos, syempre, dapat pagbalik ng tornilyo, cross dapat. Pag higpit dito, higpit sa kabila. Tapos dito, dito. Okay? Para pantay ang pagkakasikip niya. Huwag nyo bibiglayin ng paghigpit para yung goma lumapat ng maigi. Importante kasing mailapat ng maigi yung goma para hindi kayo magkaroon ng tagas. Alright. Mahirap na kasing magkaroon tayo ng tagas ng gasolina. Mahal pa naman ang gasolina ngayon. Kung gusto nyong i-date yung asawa nyo sa mamahaling lugar, dali mo sa mga gas station. Ew! Ang dumi! Ew! Napakadumi! Makita nyo, ang dami nyo, no? Okay, so natapos na natin palitan yung ating fuel filter. Ngayon, may konting laman ito, kaya testingin natin, no, kung merong tagas. Alug-alugin nyo. So far, wala, no. So okay yung ating ano, okay yung ating pagkakakabit. Importante kasi na masiguro natin na walang tagas. Maririnig nyo may laman yun, no? Hindi ko siya totally inubos, nag-iwan ako ng konti para matesting din natin kung merong tagas, no. So far ito, wala naman tagas ito. Okay? So yun lamang po. Ganun po lamang kasimple ang pagpalit ng ano, ng fuel filter. Alright? So, depende sa inyo kung gusto yung tanggal yung tanke sa mismong frame or hindi. Ako, minabuti ko na tanggalin para at least ma-inspection din natin yung tanke. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana nakaambag na naman ako sa buhay nyo. So kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa pang inaantay mo? Hit that subscribe button, like and share. Click mo na rin yung bell button para ma-update ka sa mga susunod na i-upload ko. Magandang umaga, tanghali o gabi, o kung anong oras mo ninyo pinanonood ang video na to. Ako si Papa Tina, nagsasabing stay safe, God bless everyone.